Ginugunita po ang huling linggo ng Hunyo bilang National Organ and Blood Donation Awareness Week. At ayon po ito sa Proclamation No. 185, Series of 1993. Halos 500,000 na Pilipino kada taon ang nangangailangan ng organ donation. Kaya naman, pinagtutuunan ng pansin ng Department of Health ang kahalagahan ng organ donation. At sa pagkakataong ito sa usaping organ and blood donation, makakausap natin, Chi, si Dr. Arlene Duque, isang organ transplant and vascular surgeon. Rise and shine po sa inyo, Doc. Good morning po sa lahat po na nanonood at nakikinig sa inyo. May mga tanong po kami sa inyo ni Chi dito. Unang tanong po, para saan po ba itong National Organ and Blood Donation Awareness Week? Hindi naman po lingid sa ating kaalaman, no? Lalo na po sa organ donation, no? Na napakarami pong pasyente, particularly na-diagnose na organ failure na for renal, no? Or sa kidney. Na ang sagot po kasi dito ay organ transplantation, no? We all know that organ transplantation offers the best survival and quality of life. At para naman po sa blood donation, alam naman po natin na yearly, no, all year round, kailangan natin po, no, na magkaroon po ng maraming supply ng dugo para po sa mga cases, no, na nangangailangan po ito. Mm-hmm. Tinitingnan ko itong aking driver's license. Organ donation, may nakalagay dito talaga sa driver's license natin. Mm-hmm. Kaya saan po at bakit po ba ginagamit ng organ donation, Doc? At bakit ito mahalaga at sino-sino ba ang nakatatanggap po nito? Yan nga po yung gusto natin talagang iparating sapagkat sa driver's license po natin, meron talagang tanong dyan kung willing kang maging donor, no? Wag po natin yan hindi bigyan ng pansin sapagkat iba po ang sistema o policy po sa ating bansa na opt-in system po tayo. Meaning to say, kailangan mong ipahayag ang intention mo na ikaw ay organ donor. Unlike po sa Spain or sa ibang bansa, no, na opt-out system sila. Meaning to say, presumptive lahat po ay donors, no? Baliktad naman, kailangan mong ipahayag na ayaw mo maging donor sa kanila. So, yan po yung importansya niyang likod ng ating driver's license at yung pagkakaroon po ng organ donor card sapagkat pinupush po natin kasi ngayon yung disease organ donation, no, sa ating bansa, which is supported po ng isang batas, yung Republic Act of 7170. No, nakapaloob po dito na kung ikaw po ay madadiagnose as brain dead, no, ikaw po ay pwedeng i-refer ng isang referring hospital po sa human organ preservation effort ng NKTI, no, na isa pong organ procurement organization. Na answer po ito, no, sa Organ Donation Act nga po na ginawa noong 1991. So, kung kayo po ay may organ donor card, at least malaman po sa referring hospital na kayo po ay willing mag-donate. Pero may isa pa pong importante dito, no, even though you have the card at nakalagay po sa lisensya nyo sa likod ng driver's license na willing po kayong mag-donate, kailangan pa rin po ninyo itong ipaalam sa inyo pong mga kamag-anak, no? Sapagkat sila po ang magbibigay ng consent, no? Yun nga po, no, kasi opt-in system tayo, kailangan pa rin po yung consent ng kamag-anak once po, even though meron tayong organ donor card. Attorney, doktor pala ang maging attorney tuloy. Doc, maraming nakakaalam nito ngayon, no? Ang tanong dyan, sino-sino ba yung maging mga qualified na maging organ donor? Paano malalaman kung ikaw ay qualified na maging organ donor? Paano kung may sakit ka rin, no? At ano ba ang mga part, anong organs natin ang pwedeng i-donate? Una po sa lahat, kailangan natin bigyan, no, na sabihin na dalawa po ang type ng organ donors, no. Number one, yung living related at saka living non-related. At pangalawa nga po itong deceased, no. Para po sa deceased,
Meron po tayong mga clinical triggers na tinatawag, no? Kung sino po ba yung mga itinatawag na referral po sa amin ng mga government hospitals natin. Ito po yung mga madadiagnose or makikita po na ang kanilang consciousness ay nasa level na po ng Glasgow Coma Scale 5 or less. Mean to say, itong mga taong to, hindi na po nila kayang mag-imulat ang kanilang mata, hindi na po nila kayang mag-respond or magsalita, no, verbal, at hindi na rin po kayang igalaw ang kanilang katawan, no, kahit po meron pong mga stimulus po ng sakit, no, yung kurutin mo, hindi na yan gagalaw, at higit po sa lahat, no, mga intubated, no, ibig po sabihin, kaya po nakikita mo pang may tibok pa yung puso pero patay na po ang utak, ay dahil lang po sa makina at mga gamot na binibigay. And of course, meron po kasi tayo mga pasyente o relative po na nag-consent for do not resuscitate. Ibig sabihin, kung naintindihan nila na pangit na yung prognosis ng kanilang kamag-anak, ayaw na nila pa na ito ay bigyan pa ng other, no, other management para po mag patuloy pa, no, sapagkat alam nila na ito ay patay na po. Okay, Doc, para so, po, opo, para po sa ating mga kababayan na kailangan ng organ, ano po ba ang proseso ng organ donation dito sa ating bansa? Pagka-leaving po, no, meron tayong sinusunod sa ating administrative order po. Of course, una sa lahat, pinagbabawal po yung bentahan, no, ng organ trafficking. Kaya po, pinupush po natin ng husto ito pong deceased organ donation at saka living related, no. So kung meron po kayong, umpisan ko po sa living, no, kung meron pong living related, pwede po kayong pumunta po sa aming opisina sa Human Organ Preservation Effort sa National Kidney and Transplant Institute. At meron po ditong mga requirements, no. Una po dito is yung mga examination po, no, ng ating donor. Kung mag-fit po pa, pinaka-basic po dito na pinapagawa ay yung ating pong urinalysis, creatinine, ma-check po ang kayo po ba ay high blood or may diabetes. No, so ito yung mga unang proseso, no. Pag kayo po ay healthy, itutuloy po ang proseso pa po, no, ng medical ng organ donation. Meron din po mga requirements na hinihingi dito para po mapatunayan po ang inyong relasyon, number one, at ang motivation po ng pagdo-donate. Ganyan po yung proseso sa living, no. Ang proseso naman po sa deceased, no, pag kayo po ay nakita po, no, sa referring hospital na meron nga katulad ng mga sinabi ko po na triggers kanina, kayo po ay i-refer po ng ating hospital, maaring yung nurse po na nakakita sa inyo or yung pong attending physician ninyo, itatawag po sa Human Organ Preservation Effort para po titignan namin kung ito po ba talaga ay brain dead na. Hihingan po natin ito ng certification, no, sa hospital. Apat na oras, dalawang beses po itong gagawin, yung brain dead certification, no. 4 hours apart, no, ng dalawang magkaibang doktor, no, bago po natin kayo hingan ng consent, yung relative, kung kayo po ba ay papayag na ang inyo pong pasyente ay makapag-donate, no. Ano po ang mga pwedeng i-donate kung kayo po ay deceased na, no, or brain na declare ng brain dead, no? Pwede po ang cornea, pwede po ang long bones, pwede po ang heart, lung, kidneys, liver, o atay, at pwede rin po ang ibang parte po ng bituka. And even yung bone marrow po, no, pwede rin po itong i-donate as deceased donors po. Doc, para po sa blood and organ donation, ano po ang inyong mensahe sa mga natatakot at nangangamba na magbigay niyan? Ang pundasyon po ng organ donation ay katulad din po ng pundasyon ng charity, no, pagbibigay ng material, no. Ito nga lang po talaga ang goal mo dito ay makapagdugtong ka ng buhay, no. Meron din po tayong recycle sa atin pong
katawan, no? Imbis po na kung tayo ay talagang tapos na po dito sa mundo, ay malilibing po tayo, sayang naman po kung mabubulok po yung ating organs, no? Napakarami pong tao ang na-diagnose po, particularly, no, yung end-stage renal disease dito sa ating bansa na nangangailangan po or yung nag-aantay ng isang pag-asa, another lease of life through transplantation. So wag po natin sana po itong ipagkait sa kanila. Lagi ko pong sinasabi, wala pong sino man sa atin ang exempted po na magkaroon ng organ failure pagdating po ng araw, ano? Even kami pong mga doktor, no? So kung susuportahan po natin ang deceased organ donation, maging ang pagdo-donate po ng dugo, no, maging palagi po natin itong gagawin, baka isa rin po tayo, no, na makinabang sa programang ito kung ito po ay magiging matibay. Ora, so support. So please lang po, no, register as an organ donor and support deceased organ donation po. Doktora, talaga po, na-enlightened po kami sapagkat very informative po ang inyo ibinahagi namin sa inyo ngayong umaga sa amin. Maraming salamat, Dr. Arlene Duque. Thank you, Doktora. Thank you po.